Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome po muli sa Patrings Kusina! Bagong style ng pagluto ng dynamite na sigurado kong mapapahat sarap ka! Tara at magsimula na tayo! Una, kailangan natin ng 10 piraso ng green chilies o yung siling pangsigang. At sa ating sili ay hihiwain natin ito sa gitna. Kung ayaw nyo na masyadong maanghang, pwede nyo pong tanggalin yung buto ng sili. Next naman po, kailangan natin ng 1/4 ng ground pork o yung giniling na baboy. At maglalagay na tayo ng ating pampalasa, 1 teaspoon ground black pepper, asin at asukal para magbalanse yung ating flavor. At minced garlic, 1 piece red bell pepper na hiniwa natin sa maliliit. Maglalagay na rin tayo ng dahon ng kinchay. Pero ito ay optional lang naman kung gusto lang naman ninyo ng dahon ng kinchay. Ayan, tapos naglagay na tayo ng 1 kutsara ng oyster sauce, 1 cup ng arena at ang ating panghuli ay 1 itlog. Yan. Ngayon po ay haluin na natin itong mabuti. Kung bago lang kayo dito sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, please pakipindot na po ang subscribe button at ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga next uploads ko po. At kung hindi ka pa nakafollow sa aking Facebook page, ay i-follow nyo na po ako. Ngayon po madali lang yung ating gagawin. Una, yung doon sa gitna ay sasalpakan natin yan ng karne. Sasalpakan talaga. Tapos, syempre, no, para hindi lamigin yung ating sili, babalutan natin ito ng ating pork mixture. Ayan. So, ganyan lang kadali. Babalutin mo lang siya. Balutin mo ako ng hiwaga. Charan! Ayan. O, diba? Ganyan lang kadali gumawa ng pork dynamite, di ba? Hindi nyo na kailangan ng lumpia wrapper. So ngayon ay maglalagay na tayo ng mantika sa ating frying pan. At kapag mainit na ang ating mantika, ay pwede na natin i-fry ang ating pork dynamite. Sa medium heat guys ha, huwag malakas ang apoy dahil baka biglang masunog agad yung ating karne at hindi pa luto yung loob, sunog na yung labas. Para po sa kompletong ingredients at costing ng ating recipe, ay huwag niyo pong kalimutan na i-click ang icon na yan at basahin niyo pong mabuti ang description box po natin sa ibaba. Ayan, kapag tapos na tayo magprito, ay pwede na nating itong i-drain sa pamamagitan ng kitchen paper towel. Kung wala namang paper towel, ay pwede naman kayong gumamit ng strainer kung merong kayong strainer. Ayan, perfect na perfecto guys, pandagdag sa inyong negosyo. Diba? Lalo na kung merong kayong karinderya, pwede nyo itong idagdag. Lalo na kung ang mga customers nyo ay mahilig sa spicy. Lalo na kung ikaw ay taga Bicol, ginagawa lang nilang candy yung sili. De joke lang. Shoutout nga po pala kay Negosyo Tips ni Ola Cocinera ng lokal na Deparo, Caloocan North. Ayan, pwede kayong gumawa ng sarili nyong sausawan. Ketchup, mayonnaise, o yung sweet and sour sauce. Yan, pwedeng-pwede po yan. Kung nagustuhan niyo po ang recipe natin for today, ay huwag niyo po kalimutan na i-like ang aking video, i-share niyo na po ito sa inyong friends and loved ones, at mag-subscribe ka na sa aking channel. Kita-kits po tayo sa next vlog ko po. Bye-bye! Kimo